Samantala, mga guro sa Cagayan tumawid sa ilog para lang makapaghatid ng module sa kanilang mga estudyante. May detalye si Joan Talosi. Sa pagbubukas ng klase ngayong taon, panibagong hamon ang dulot nito hindi lamang sa mga magulang at mag-aaral, kundi lalo na sa mga guro dahil sa tinatawag na new normal sa sektor ng edukasyon. Isa si Sir Limuel Udarbe sa mahigit 100 guro sa Camalanyugan National High School dito sa probinsya ng Cagayan, kung saan ang learning modality ay distant learning, modular at recorded instruction. Sa unang araw ng klase ngayong taong 2020, kinailangan nilang mag-monitor sa kanilang assigned barangay kung saan kailangan nilang sumakay ng bangka para marating ito. Hindi rin madali para sa mga magulang ang ganitong pagbabago sa paraan ng pag-aaral ng kanilang mga anak. Ako po si Ginang Nicolasa B. Rosario, may 2 anak na nag-aaral sa Camalanyugan National High School. Medyo nahihirapan po kaming mga magulang, lalo na po kung meron po yung mga hindi namin naiintindihan. Malaking pagsubok ito para sa lahat, lalo na sa mga guro, sapagkat sa kabila ng banta ng COVID-19 pandemic, kailangan nilang magsakripisyo upang magampanan pa rin ang kanilang pananagutan. Ako po si Limuelo Darbe Jr., isang grupo ng Camalanyugan National High School, at kami po ay naatasan dito sa Barangay Felipe Tuzon sa bayan ng Camalanyugan upang mag-distribute po ng module. Ang Barangay Felipe Tuzon po ay medyo malayo po sa ating paaralan. Unang-una po, kailangan po naming sumakay sa tricycle upang makarating po sa pampan ng ilog na siyang pagkukuhanan po namin ng bangkang masasakyan papunta sa Felipe Tuzon. Dahil ang Felipe Tuzon po ay isang isla dito sa ating munisipalidad. Mula po dun sa Pangpang papunta dito sa Felipe Tuzon, kinakailangan po natin mag-travel ng 15 minutes upang ma-deliver po natin ang mga modules sa ating mga bata. So, noong nakaraang linggo, noong Thursday, nasimulan na po natin ang pag-distribute ng modules sa ating mga bata dito. Meron po tayong 38 na estudyante dito sa Barangay Felipe Tuzon sa iba't ibang grade level po, mula grade 7 hanggang grade 12. Ngayon, bumalik kami dito sa Barangay Felipe Tuzon upang personal na i-monitor po ang kalagayan o ang paraan ng pagsagot ng ating mga estudyante sa kanilang mga modules. Sa ating paglilibot kanina, nakita natin na may mga estudyante na sumasagot na walang gabay ang kanilang mga magulang dahil unang-una po sa lahat, ang kanilang mga magulang po ay nasa field, naghahanap buhay. Meron naman po yung iba, gabay po ng nakatatandang kapatid nila ang meron sila sa pagsagot ng modules. With all the challenges na nakikita natin sa modular learning setup natin ngayon, sa tingin ko, isa itong tawag ng tungkulin natin bilang guro na despite all the circumstances, despite of this pandemic na nangyayari sa atin na hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng lunas, andito tayo ngayon, wala tayo sa 4 na sulok ng ating mga silid-aralan, bagkus nasa labas tayo upang ihatid pa rin ang kalidad na edukasyon na karapatan ng bawat mag-aaral natin. Bagaman ang petsang Oktubre 5 ay pagdiriwang ng World Teachers Day, iginugol ng mga guro ang araw na ito upang mapasyalan at kamustahin ang kanilang mga estudyante sa pagsagot sa kanilang mga modules. Tulong-tulong po tayo upang maiparating natin ang kalidad na edukasyon sa ating mga mag-aaral. We heal as one, we learn as one. Mula rito sa Barangay Felipe Tuzon, Camalanyugan, Cagayan, ako si Joanta Losig para sa Eagle News. We live in interesting times.